Ito mga kabutingting, papunta tayo sa pugad ng alien chicken natin dahil sabi ni Airpat, natapon tayo tubig. Meron daw siya narinig na umiyak na sisiw, so baka namisa na yung manok natin. Check natin, kaya samahan nyo ako today. Tara! Nga mga kabutingting at i-check na nga natin yung manok natin dito. Ayan, ito yung chicken natin, yung ating alien chicken mga kabutingting, na meron na nga daw sisiu na umiiyak-iyak dito sa may pugad niya, narinig ni Airpat, kaya i-check natin kung namisa siya. Ayun, so meron nga mga basag na itlog doon, no? Ayan, no? So tingin ko namisa na nga yung manok natin dito. Sisilipin natin kung ilan yung mga naging sisiu niya. Ayun, 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 may lumilitaw na. May sumisilip mga kabutingting, ayun, no? Diba? So ilan kaya ang sisiu ng alien chicken natin dito? So isa, dalawa lang ba? Ay, may namatay na to. May namatay na sisi yung mga kabutingting. Ito, kawawa naman. Baka nadaganan to, baka naapakan ng nanay, oh. Sayang, ang daming daliri, eh. No, tingnan yung daliri niya. Diba? Paan ng alien. Ang dami, oh. Daming daliri, kawawa naman yung isang chicken natin dito. Ayan, isang sisiu natin, naapakan siguro to, oh. Dahil nga, nakalabas naman siya ng itlog, tuyo-tuyo na rin siya, pero namatay, sayang. So, one down kaagad tayo, hindi pa man natin na ililipat yung mga manok natin. So, bilangin natin yung total na sisiu ngayon, kung ilan. Alisin muna natin yung chicken natin dito. So, ayun, meron tayong makaibang kulay. Ito, ang ganda. Ito mga kabutingting, oh. Diba? So, naglabas sila ng may kulay. So, tingin ko magiging kulay pula to paglaki. Kasi ganito yung kulay ng mga pulang manok pagkabata pa, or kulay brown. So, yung dito magiging kulay puti dahil yung mga puting sisiu, ayan, mga dilaw sila pagkamaliit pa. So, ang galing, no? Parehas puti yung magulang niya. Ito, yung ating babae dito, yung hen natin. And then, ayun, ayun, nandun. Kasama ng mga itik natin. Si Salapi, mga kabutingting. Itong si Kwarta. So, parehas silang puti. Pero nag-anak sila dito ng pula. Ayan, so pulang manok to or kulay brown na manok. Depende kung ano magiging gender na ito. Kapag ka naging lalaki to, malamang magiging kulay pula to. So pagka babae naman, brown etong ating sisiu na to. So tatatlo pa lang yung ating sisiu dito. Alisin natin, apat dapat. Kaya lang namatay nga yung isa. Ngayon, kawawa naman. Meron pa tayo dito. Ay, nagbawala yung nanay. So meron pa tayo dito isa, dalawa, tatlo, apat. Ayan, may apat pa tayong itlog mga kabutingting na hindi pa napipisa. So hindi muna natin sila kukunin ngayon kasi nga baka mamaya mapisa pa yung itlog. Kawawa naman kapag inalis kaagad natin itong hen natin dito, inahin natin, tsaka yung mga inakay niya, lalamigin na yung mga itlog na pwede pang mapisa. So antayin muna natin yan hanggang bukas, tingnan natin kung may mapipisa pa. And then ililipat natin sila ng kulungan dahil delikado. Kapag hinayaan natin na nakakawala lang yung ating manok na may mga sisiu, baka kainin ng mga daga. Kaya ililipat natin sila dito. Meron tayo extra cage dito na hindi ginagamit. Ayan, po ito, walang laman yung ating kulungan dito kaya pwede natin gamitin sa mga manok natin. Kaya lang problema, yung dulo, ayan yung mga gilid, malalaki yung butas, ayan, no? Walang screen sa dulo, yung steel mga ting natin. Ayan, so may purpose kasi yan, para yung dumi ng ibon natin, yung mga kalapati natin, mahuhulog kagad dun. Pero dahil nga meron tayong sisiu ngayon, dadagdagan natin ang screen para hindi mahulog dun sa butas yung mga sisiu ng mga alien chicken natin, no? So meron tayong tatlong sisiu ngayon, sana madagdagan pa bukas para dumami kagad yung mga manok natin. Sayang tong isa na matay. No, kulay puti pa naman. Ganda sisiu pa naman sana nito. Ayan lang, mukhang naapakan nga ng nanay. So first time niya kasi magkaroon ng sisiu mga kabutingting, no? Kaya siguro talagang hindi pa siya masyadong marunong. Hindi niya nailaga, naapakan niya yung kanyang anak. Ayan, kawawa naman. Pero yan, meron pa tayong tatlo dito. Sana mabuhay yung tatlong sisiu natin. Mapalaki sana natin. Sana madagdagan pa sila bukas. Mapisa pa sana yung ilan sa mga itlog nila. Kasi tingin ko may sisiu pa to, eh. No? So maitim yung kulay ng itlog pagka ganyan may laman. Ayan, ito pa, oh, di ba? So maitim-itim yung kulay kapag ganyan, meron na sisiu sa loob to. So antayin pa natin mapisa to hanggang bukas, sana madagdagan pa yung mapipisang sisiu para dumami kagad yung mga alien chickens natin dito. Ayan ang kukit, oh. Ang daming paa, ayan, daming daliri. Ito, check natin, ayun, oh. Di ba? Daming daliri, oh. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Lima yung daliri nila. Tsaka mahaba yung balahibo. No, hanggang sa dulo may balahibo rin. Kahit na baby pa. Yung mga chicks natin dito. Ayan, no, di ba? Ang cute.
So, eh, soli muna natin. So, ayan na muna natin sila dito. Hanggang bukas nga, hindi naman kaagad magugutom yan. Yung mga sisiu natin na yan kapag ka napipisa, eh meron pa yung baon sa butchi nila galing sa loob ng itlog. Kaya okay lang kahit na hindi natin sila kaagad pakainin. Pero bukas, ililipat na nga natin sila. Ayusin natin yung screen, yung sahig ng kulungan para hindi makalusot yung mga sisiu natin, hindi mahulog, di ba? Ayan, so ayan na muna natin sila dyan. Tatakpan ulit natin. And then ito, eh, gilibing na lang natin to. Gagawin na lang natin siyang pataba sa garden. Ayan, so kawawa naman, pero wala tayong magagawa, ganun talaga, sama talaga yan. So hindi ko ina-expect na mamimisa yung manok natin today. Ayan, akala ko mga ilang araw pa, pero yun nga, narinig nga ni Airpat na meron na daw sumisiyap-siyap na sisiu dito. Ayan, pero hindi niya sinilip kasi baka daw mabulabog. Kaya tayo na lang yung nag-check ngayon, at eto nga, namisa na nga yung manok natin, ayan yung mga napisang itlog, oh. Diba? So isa, dalawa, tatlo, apat nga, meron pang isang itlog dito na buo. Eto, buo pa to, ah. Ah, mukhang wala laman tong isa na to. Buwang clear. Pero soli muna natin sa ilalim ng manok natin. Baka sakali. Ayan, so check natin. Balikan natin yung mga manok natin bukas. Ayan, sumisilip yung kiti, oh. Diba? Check natin, mga kabuting-ting, kung madadagdagan pa yung mga sisiu natin. So ngayon naman, eto meron tayong i-harvest ng mga bagong lovebirds natin dun sa breeding area natin. So eto, mga kabuting-ting, nandito na tayo sa breeding area ng mga lovebirds natin para i-harvest nga yung tatlong anak dito ni Pacquiao at ni Jinky. Ito si Pacquiao, mga kabuting-ting, yung ating blue opaline cock. Ayan, so nasa loob si Jinky, baka malapit na mga itlog, kaya pumapasok-pasok na sa pugad. So kukunin natin tatlong inakay nila at ililipat na natin dito sa nursery cage natin kasama ng ibang inakay na nauna nating hinarvest nung nakaraan, yung limang inakay natin nagtatago dito. Ayun, ayun, may lumabas. Ayan, no? So ito, mga kabuting-ting, isang blue split opaline cock yung isa na yon. And then ito, isang possible split opa, parbleu wing, and then possible split misty din yan dahil anak siya ng isang misty. So kapatid niya nga yung ating DF misty ewing opaline, mga kabuting-ting. Ayan. Kaya lang ito, yung gender nito palagay ko, eh hento. Kaya medyo malabo na to sa possible split opa. So kapag available na to mga to, next week pala, mga kabuting-ting, available na yung ilan sa mga ya-out natin dito. Katulad nito, isang ibon na to, eh available na to next week dahil nga matagal na natin siya nawalay. So, kaya na niya mabuhay mag-isa, mga kabuting-ting. Kaya pwedeng-pwede na natin i-out yung isang ibon na yun. Ayan. Mamaya palalabasin natin sila lahat para makita natin yung mga available natin next week. So, ngayon, eto. Ukunin muna natin yung tatlong inakay dito ni Pacquiao at ni Jinky. So, eto, mga kabuting-ting, yung tatlong inakay natin na na-harvest natin galing kina Pacquiao at kay Jinky. Ayan, tatlong napakagandang mga inakay. So, meron tayo dito dalawang split opa. Ayan, mga sure split opa, mga sex link cock, isang DF Biopar Blue. Ayan, at isang blue fisher na split opaline. Ayan, so alam kaagad natin yung gender ng mga ibon natin dahil nga yung mga magulang nila ay isang visual opaline cock at isang normal hen o isang non-opaline. Kaya lahat na magiging visual nun ay eto sex link hen o mga sure hen na opa. At lahat naman ng mga hindi magiging opa yung itsura katulad ng dalawa na to ay mga sure split opa sex link cock. Ayan, so sure cock, mga kabuting-ting, at sure split opa. So yung isa naman ay isang sure hen, mga kabuting-ting, eh. Napakaganda, oh. Isang blue ewing opa. Ang puti ng pagka-ewing ng ibon natin na to. So ilalagay na rin natin silang tatlo doon sa may nursery cage natin. So ito tatlo nga pala na to, i-out natin to kapag ka-ready na sila. Ayan, so sa mga may type dito sa mga ibon na to, abang-abang lang, after 2 to 3 weeks, pwede nating i-out itong mga to. Basta malalakas ng kumain at kayang-kaya na nila yung sarili nila, ayan, pwede na nating i-out itong tatlong ibon na to. So sa mga nangangailangan dyan, ng dalawang sure split opa, ito. And then ito, sure hen na isang blue ewing opa hen. Ayan, ganda, oh. Diba? So, pasok na natin sila at baka abutan pa tayo ng ulan dito. Medyo dumidilim na naman, eh, no? Ayan, dilim sa loob na mini aviary natin, eh. Makulimlim na naman yung panahon natin. Kaya ito, pasok muna natin yung mga ibon natin dito. So, ito na nga, mga kabuting-ting, yung mga painakay natin dito. Ayan, dito sa ating nursery cage. So, meron tayong 8 ibon dito. Ilan ba yung nasa labas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, meron pa tayong dalawang nagtatago nandito siguro sa may nursery nest box natin. Palabasin natin para makita natin lahat. Lalo na yung mga magiging available natin next week. Palabasin natin. So, ayun, mga kabuting-ting, ay lumabas nung isa. Lumabas na. Yun. Ayan. So, 8 lahat yan, mga kabuting-ting. So, ito, magiging available na to next week. Itong isang ibon na to. Isang turquoise parbleu ewing possible hen. Possible split misty. Dahil kapatid nga niyan, yung DF ewing misty opahen natin, ayun, nandoon, nagtatago sa mga
ibang mga kapatid niya. So ayun yung ating DFUing Misty Opahen. Ayan, natatakpan siya ng mga kapatid niya. So itong dalawang blue na to, ayan, magiging available din yan sa susunod na linggo. So yung isa dyan, possible split Opahen Cup, possible split Misty, dahil kapatid din niya yung DFUing Misty Opahen natin dito. And then yung isang blue fisher natin dito, ayan, isang split opaline if cock, mga kabuting-ting. Ayan, so walang DNA yung mga ibon natin dito, kaya if cock lang yung kanilang mga gender. So medyo mahirap pang i-gender kapag ganito ka bata. Depende na lang sa mga sex link, katulad ng mga visual opa natin. Ayan, nakikita agad natin kung sino yung mga cock at mga hen sa kanila. Ayan, so ang dami na nito, walo na to, mga kabuting-ting. Pero i-out nga natin lahat yan, isa lang yung ititira natin dyan, yung DFUing Misty natin na opa hen. So, pito yung magiging available natin. Pero next week, apat pa lang yung available natin. Dalawang blue. Ayan, isang split opa if cock, isang possible split opa, possible split Misty. Ayan. And yung ating turquoise fire blue U-wing na possible split Misty din. Ayan, possible head naman yung isa na yun. And then, meron din tayong isang fire blue dyan na isang split opa if cock, mga kabuting-ting. Ayan, so apat yung magiging available natin next week. Ayan, so abang-abang lang kung meron kayong type sa mga ibon na to. Ayan, baka next week i-out na natin yung mga ibon natin na to. Ayan, so for the meantime, dyan na muna yung mga ibon natin bago natin sila ilalagay doon sa flight cage natin kapag mas magulang na sila. At pagka nandito pa sila sa ating mini aviary, ilalagay natin sila doon para maging mas healthy yung mga ibon natin. Ayan, so yun na muna para sa araw na to, mga kabuting-ting, yung mga alien chickens natin. Ayan, abangan nyo kung may madadagdag pa sa mga sisiu na mapipisa sa mga itlog ng ating manok. So that's it for today. Like, share, and subscribe. Ingat, mga kabuting-ting.